Hi guys! Hello mga Sisilab! Welcome back again to our YouTube channel. And this is me, your Sisilab's Jading. At sa araw na ito mga Sisilab ay magre-reband po tayo. At kung nakikita nyo sa ating title ay gamit po tayo ngayon ng liquid cellophane from Epsa. And by the way mga Sisilab, ito po siya. Ayan. So magre-reband po tayo ngayon mga Sisilab at ang gagamitin natin na treatment ay itong Epsa liquid cellophane at tingnan nyo kung paano ko ito gamitin mga Sisilab. At napakita ko lang sa inyo ang laman nito. So ayan mga Sisilab, actually mga bawas na po ito dahil nagamit ko na rin po ito. Pero mga Sisilab, this is not the first time na ginamit ko ang liquid cellophane na ito dahil nagamit ko na rin ito many times nung ako'y pumapasok pa sa ibang salon at ito ang ginagamit nilang liquid cellophane. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito gamitin sa aking pagre-reband mga Sisilab. At kung hindi ka pa nakapanood ng aking ibang video about reband tutorial na mayroong cellophane pero ang ginamit ko po doon is cream na pang cellophane, visit nyo lang po ang ating YouTube channel para makita nyo ang aking video tutorial on reband with a cellophane na other version naman yung mga Sisilab dahil cream treatment po ang ginamit ko dito. And this time, ito po ang gagamitin natin ngayon, ito ay liquid cellophane. At panoorin natin mga Sisilab kung paano ko ito gagamitin. At kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel mga Sisilab, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for more hair care tips and techniques na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. At kung excited ka na kung paano natin ito gagamitin na liquid cellophane ng Epsa mga Sisilab, just keep on watching and let's get it started! Okay guys, before tayo mag-start sa any procedure na gagawin natin sa buhok ng ating client, unang-una muna natin gagawin ay i-check muna natin ang buhok ng ating client kung ano ang status nito at kung ano naging history ng buhok ng ating client. As you can see dito sa buhok ng ating client mga Sisilab, meron na po itong 1 year mahigit na na-reband. Actually, ang client natin ngayon ay na-reband ko na siya noong last year, July 15. At ang ginawa ko sa buhok ng client natin is Rebond color with Brazilian. As you can see mga Sisilab, meron na siyang regrowth na isang taon na po yan. Pero kung mapapansin nyo, yung kanyang previous rebonded mga Sisilab na may kulay ay kulay itim na at nagpapachi-pachi dahil nagkulay po siya ng itim or nag-DIY po siya ng itim mga Sisilab. Ang plano po namin sana ngayon sa rebond niya ay kukulayan namin kaso nga lang nagpa-itim po siya. So reminder ko dyan guys, kung magkukulay po kayo or may plano kayo magpakulay ng mga blunt, iwasan nyo po magkulay ng itim dahil hindi po yan matatablan. So iwas muna kami ngayon sa pagkukulay ng mga blunt dahil hindi po talaga siya tatablan dahil nagpakulay po siya ng itim. As you can see, pachi-pachi po ang buhok ng ating client, gawa ng nag-DIY color po siya ng itim na pangkulay. At nagkulay po siya ng itim 2 months ago pa lamang po mga Sisilab. So bali, ang gagawin lang po natin sa buhok ng ating client ngayon ay i-reband po natin at sasamahan po natin ng cellophane treatment. Yun po ang gagawin natin dahil hindi po siya pwedeng kulayan dahil nagkulay nga po siya ng itim at maaaring magpachi-pachi ang outcome nito dahil kung mapapansin nyo nga po, para po siyang Dalmatian. Char! Dahil nga po ay nagkulay siya ng itim at hindi po yan magpapantay-pantay. So pagkatapos natin ma-analyze ang buhok ng ating client mga Sisilab at pag na-shampoo na at napatuyo na ang buhok ng ating client, then we will proceed now to our application ng ating rebonding cream number 1. So dito mga Sisilab, ang gagamitin ko na application is dry application lang dahil meron naman po siyang regrowth parts at kayang-kaya naman po ng ating gagamitin na pang rebond yung buhok ng ating client na kinulayan ng itim. Dahil hindi naman po masyadong matapang ang gagamitin natin na pang-rebond, which is the Bremod Keratin Silky Straight, ang pinaka-favorite kong pang-rebond. So as you can see mga Sisilab, ako po ay nagre-regrowth application dito. Hindi ko muna ina-apply yan yung parts na merong ng na-rebond. So nagpo-focus muna ako doon sa pag-a-apply sa my regrowth parts.
Pero always remember mga sisi love, lalong-lalo na yung mga beginners natin dyan na nagre-rebond, extra careful lang po sa pagre-rebond, lalong-lalo na pag may kulay ang buhok ng ating client dahil minsan mabilis pong mag-react ang buhok ng ating client na may kulay. Depende na rin po sa brand or uri ng gamot na pang-rebond na ginagamit natin at syempre sa status ng buhok ng ating client. At kung nais po pang malaman ang iba pang way ng pagre-rebond, bisitahin nyo lang po ang ating mga videos dito sa ating YouTube channel para makuha kayo ng ideas kung paano ang pagre-rebond sa iba't ibang uri ng buhok. So after natin ito ma-applyan mga sisilab, dahil nga po meron siyang kulay 2 months ago, so ibababad lang po natin ito ng 15 minutes muna, 15 to 20 minutes, then mag-strand testing po tayo kung nag-react na po siya at once na nag-react na ay ibababa naman po natin yung gamot doon sa may kanyang dating rebond para ma-open po yung cuticle. Once na nag-plancha tayo ay mauunat din po siya dahil medyo buhaghag na nga po siya. At ibababad lang din po natin ng 5 minutes yung dyan sa may rebonded parts niya. Ay, hindi naman siya masyadong buhaghag na buhaghag, so i-open lang po natin ng cuticle. Then babadlawan din po natin siya ng walang ilalagay na shampoo or any conditioner. At huwag na po natin masyadong ibabad na matagal, baka mag-rubberize na po ang buhok ng ating client, lalong-lalo na dyan sa parts ng previous rebond. So ayun mga sisilab, nabadlawan ko na po ang ating rebonding cream number 1 at i-blow dry po natin yan dahil after blow dry, once na napatuyo na ay in-next na rin po natin ang ating pagpa-plancha. As you can see dito mga sisilab, ito ay napatuyo ko na, hindi ko na pinakita ang pag-blow dry dahil hindi man yan ang ating pinaka-main topic sa video nito. As you can see, ito po ay naging silky na after natin siyang ma-apply yan ng rebonding cream number 1 at ayun medyo straight na rin siya at shiny. Kaso nga lang, ayun nga po, visible talaga ang mga kulay itim niya at patchy-patching kulay. So wag na po natin lalahanin yan dahil naman yan ating pinaka-main topic for this video. So abangan nyo guys hanggang dulo kung paano tayo mag-cellophane or paano natin gamitin ang ating liquid cellophane ng Epsa. So ayan dito mga sisilab ay nagsisimula na po tayo mag-plancha. As you know naman mga sisilab, pag ako'y nag-hair iron, hindi masyadong makapal at hindi rin masyadong manipis na manipis. Yung katamtaman lang, yung tipong lalabas yung pagka-shiny niya at syempre yung hinahanap natin na straightness sa buhok ng ating client. And by the way mga sisilab, ang ginamit ko lang pala na temperature dito sa ating hair iron is 200 degrees Celsius lamang po. Hindi na ako gumamit ng masyadong mainit na mainit dahil nga po meron siyang kulay at meron siyang previous na rebond para maiwasan natin na mag-dry ang buhok ng ating client. Ang pinaka-importante dyan mga sisilab ay ulit-ulitin nyo na lang po ang pagpa-plancha kahit hindi masyadong mainit yung plancha natin basta maunat siya at lumabas yung pagka-shiny ng buhok ng ating client. Huwag nang gumamit ng masyadong mainit na temperatura dahil hindi rin po yung nakakatulong sa buhok ng ating client dahil lalo lang nagda-dry once na masyadong mainit yung hair iron na ginagamit natin. Dapat yung tamang-tama lang. Pero kung feeling nyo naman ay kaya pa ng todo max or maximum na hair iron ng temperature ay pwedeng-pwede naman po. Depende po kasi ito sa strands, sa status ng buhok ng ating client.
Then after natin magplansya mga sisilab, ininext na po natin ang pag-a-apply ng ating neutralizing cream. Pero lagi niyong tatandaan, bago tayo mag-apply ng ating neutralizing cream, ipahinga muna ang ating buhok mula sa pagkaka-plansya at least 5 minutes para makasingaw po yung pinaka-init niya para hindi po mag-rubberize ang buhok ng ating client. At once na nakapahinga na siya at malamig na ang buhok ng ating client, then proceed na po tayo sa ating neutralizing cream. So dito mga sisilab, ito po ay purong neutralizing cream lang po at wala pa po tayong nilalagay na any treatments. So ang ating cellophane ay ininext na po natin at kung paano ko po siya in-apply, yan po ang ating abangan. Then after natin mag-apply mga sisilab ng ating neutralizing cream, ibabad muna natin yan ng at least 30 minutes. Then once na naka 30 minutes na tayo ng babad, banlawan din po natin ng tubig. Huwag na huwag nyo pong siya shampoohin dahil bawal po shampoohin yan. Then ininext na po natin ang ating pinakahihintay, ang ating treatment, ang liquid cellophane from Epsa. So here we go mga sisilab, ito na ang pinakahihintay nating lahat. Ang ating cellophane at kung paano natin ito gagamitin. Usually, hinahalo ko siya sa number 2 or sa pinaka-treatment. So, kung mapansin nyo dito, gumagamit ako ng treatment natin, yung pinaka-favorite nating pang-treatment, ang Sakura Brazilian Keratin na variant na napakabango at napakalambot niya sa buhok. So, dyan po natin inihalo ang ating cellophane. Kung mapansin nyo sa aking ibang video, yung aking Rebond with cellophane, ang aking cellophane po ay hinahalo ko sa neutralizer, pero this time mga silab ay itatry naman po natin siyang ihalo sa ating pinaka-treatment. Kasi nga po ito ay liquid, so kailangan natin ng cream treatment para maging ma-dissolve ang ating liquid dyan sa ating pinaka-cream treatment. So ayan, tansyahin nyo lang din mga sisila, huwag masyadong iubos ang isang bottle kasi masyado pong ano yan, magiging tubig na ang dating ng ating pinaka-treatment. Once na na-dissolve na siya, then i-apply din po natin sa ating Rebond. So this time, ayan, pagkatapos mabanlaw at binudry ko lang din siya mga sisila up to 70%, tinanggal ko lang yung mga tumutulo-tulong tubig. So i-apply na po natin ang ating cellophane. And by the way mga sisilab, nakalagay po talaga sa instruction ng liquid cellophane na ito from Epsa na hinahalo po siya sa rebonding cream number 1. Pero hindi ko pa po talaga na itatry na maghalo ng cellophane sa rebonding cream number 1 kahit na nandoon siya sa instruction. Though nakagamit na ako ng ganitong uri ng cellophane a long time ago nung ako'y pumapasok pa sa ibang salon. Ang procedure po namin na ginagawa dito sa liquid cellophane na ito ay hinahalo po namin siya sa neutralizing cream or minsan hinahalo po namin siya sa pinaka-treatment. Pero never pa po akong nakatry na ihalo ito sa rebonding cream number 1. Pero guys, I have a friend na ginawa po ang procedure na ito. Shout out dyan kay Sir Evan Miguel. Ayan, meron po siyang video guys na hinalo po siya sa rebonding cream number 1 which is effective rin naman po siya dahil napanood ko po yon. At kung gusto nyo pong mapanood ang kanyang video about this liquid cellophane na hinalo po sa rebonding cream number 1, ilalagay ko po yung link dyan sa aking description para mapanood nyo. At syempre, subscribe nyo rin po si Sir Evan Miguel dahil Sir Evan Miguel po ang aking
isa sa mga naging inspirasyon ko kung bakit ako nag-YouTube. So ayan, mega shoutout Sir Evan Miguel. So ayan guys, tapos na po tayo mag-apply ng ating cellophane treatment. Then ibabad lang po natin yan ng at least 30 minutes. Then afterwards, ibabanlawan din po natin yan. At huwag na po tayo maglagay ng any treatment. Bali, banlaw lang po ng maigi hanggang sa matanggal lahat ng mga products. So, ayan. Tapos na po tayo magbanlaw. And proceed na po tayo sa pagbo-blow dry. And let's find out sa magiging result nito sa buhok ng ating client, mga sisal love. Kung nais nyo pa makapanood ng mga ganitong uri ng video, mga silab, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at hit mo na rin yung notification bell para sa ating mga future video ay man-notify kayo. At siya nga pala, mga silab, kung nakatry na kayo ng ganitong uri ng pang-cellophane, ano po ang inyong naging experience? At kung saan nyo hinalo ang liquid cellophane na ito, mga sisilab, kung sa number 1, sa neutralizer or sa cream treatment, mga sisilab. At kung nagustuhan nyo ang video nito, give this a thumbs up, mga sisilab. At kung meron kayo mga other suggestions, comments, and recommendations, mag-iwan lang po kayo ng inyong mensahe dyan sa ating comment box. So ayan, mga sisilab, tapos na po tayo magpatuyo sa ating last blow dry. As you can see, mga sisilab, napaka-silky, napaka-dulas at napaka-smooth ng buhok ng ating client na ginamitan natin ng liquid cellophane na hinalo natin sa ating treatment na Sakura, which is napaka-perfect po ang combination na ito dahil nagbigay ito ng extra shine at extra soft sa buhok ng ating client na Rebond. Kung mapapansin nyo, mga sisilab, napakaganda po talaga ng naging resulta ng ating Rebond na nilagyan po natin ng liquid cellophane na hinalo din po natin sa ating cream treatment na Sakura. As you can see, napaka-silky niya po talaga kahit hindi pa siya napapadaanan ng panghuling plansya. And for me, mga sisilab, napaka-perfect talaga ang liquid cellophane treatment na ito na hinalo sa ating Sakura cream treatment, lalong-lalo na sa mga buhok na ire-reband natin ng mga virgin hair or mga dry, dahil kayang-kaya nitong i-cover up ang mga dry at abigyan ng softness and shininess ng buhok ng ating client after ma-ire-reband. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk.
Savannah.